bumbero hindi lamang tumutulong sa pag-apula ng sunog, kasama rin ang ilan sa kanila sa mga search and rescue operation, habang ang ilan, eksperto sa pangontra sa mga hazardous materials. Yun nga lang, madalas pa rin problema ang kakulangan nila sa mga gamit. Si Steve Dailisan on assignment. Sila ang Special Rescue Unit o SRU, isang natatanging grupo ng Bureau of Fire Protection na nakabantay sa panganib na dulot ng hazmats. Hazmat is short for hazardous materials. Divided siya sa apat na kategory, yung CBRN, chemical, biological, radiological, tsaka nuclear. Halimbawa, nagkaroon ng accident with unknown substance na nagkaroon ng exposure yung tao, nirerespondihan ng tropa natin. Sa apat na uri ng hazmats, ang chemical leak ang pinakamadalas mangyari. Biological hazards naman ang mga tulad ng virus at toxins, habang mas malawak na pinsala naman ang kayang gawin ng mga radiological at nuclear substance. Sa Pilipinas, bibihira ang mga bantang katulad nito. Nang magkaroon ng leak sa pipeline ng First Philippine Industrial Corporation sa Makati noong 2010, kasama ang Special Rescue Unit sa mga rumisponde. At dahil mas maraming maapektuhan ng hazardous materials, maigi itong pinaghahandaan. Hindi naman kami basta-basta nasusugod eh. We have to protect ourselves. Meron tayong mga PPE, yung nakikita ninyo sa likod. Ang PPE na kanyang bilanggit tumutukoy sa personal protective equipment na pananggalang ng Special Rescue Unit sa hazmats. Ginagamit ito depende sa lala ng sitwasyon. Nariyan ang air purifying respirator, isang uri ng gas mask. Meron ding gas mask na may tangke ng oxygen. At nariyan ang balas face suit na ito na gawa sa rubberized plastic. Sinusuot ito kapag hindi pa matukoy ang sanhi ng kontaminasyon. Ang problema nga lang, aminado ang BFP na nagkukulang pa rin ang mga gamit nila. Sa kakulangan. So, ginagawa namin ng paraan na magamit siya ng 2 beses kung mahigit pa. As long as meron kami magamit. Isa pang aspeto ng Special Rescue Unit ang search and rescue operations. May mga pagkakataong gumagamit pa sila ng high-tech hydraulic equipment gaya nito para sa pagre-rescue sa matataas na lugar. Kailangan natin, nagpa-training kami, conditioning ng katawan natin. Hindi mo alam kung kailan ang responde natin, hindi natin alam. Kaya nasasabi natin hindi natin hawak yung ating oras. Kasi hindi natin alam kung kailan yung mangyayari yung isang emergency. Hindi lamang sa oras ng mga sunog na susubok ang kakayahan ng mga bumbero. Mahalaga rin ang kasanayan nila sa pagsasalba ng maraming buhay. Nararapat lang na matugunan ang kanilang pangangailangan para ang kanilang mga tungkulin ay maayos nilang magampanan. Steve Dailisan, GMA News.